Sa huling hapunan, ipinakita ni Jesus ang kahulugan ng pag-ibig niya para sa atin. Lumuhod siya, ibinaba ang sarili, at hinugasan ang mga paa ng mga apostol sa tapat na paglilingkod sa kapwa na maipadarama ang pag-ibig ni Kristo. At ito ang magiging palatandaan ng bawat alagad niya. Magsitayo na po tayo at ang mangunguna po sa ating banal na ebanghelyo, si Reverend Michael Angelo Dacalos ng MEC. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang umaga po sa atin. Magandang umaga din po, Father. And maraming salamat po sa pag-attend ng ating banal na misa. At sa ikalimang linggo po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, atin pong ialay ang banal na misang ito para sa lahat ng inyong intensyon at isali rin po natin ang intensyon ng ating mahal na Santo Papa, si Pope Francis, lalong-lalo na po ang kapayapaan sa daigdig, lalong-lalo na sa lugar ng Ukraine at Russia. At atin rin pong isali sa ating dasal ang ating bansa pagkatapos ng nagdaang eleksyon. Mga kapatid, ngayon ay aminin muna natin ang ating pagkakasala upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Nagtalaga ang mga apostol ng mga mamumuno sa mga bagong Kristiyanong pamayanan at hinihikayat nila ang mga tumatanggap kay Kristo na maging masigasig at matatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno. Ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtining niya ay mamamalagi. Tugon. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Tugon. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Tugon. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Sa katapusan ng panahon, ang mga taong nanatiling matapat ay patatagin sa gitna ng pagsubok at mga paghihirap. Sila ang magiging bagong bayan ng Diyos na magniningning sa kariktan sa harap ng Panginoong Hesus. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiri niya ang kanilang mga luha.
Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo bilang pagbibigay galang sa banal na ebanghelyo. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao, at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, at ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at gagawin niya ang karangalang ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Mga kapatid, para pong naging kasing kahulugan na ng Mission Station ang salitang bodega. Na kapag sinabing Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, hindi pwedeng hindi rin maisip ang lugar ng bodega. Kung saan ginaganap kadalasan ang mga pangunahing gawain natin bilang komunidad. Misa, meeting, welcome at farewell parties. Meron pa nga mga Christmas party na ang mga host ay puro marurupok. Ewan ko po kung sino yon, no? Pero kung titingnan natin ang bodega, talaga namang ibang-iba ito sa nakasanayang puok tagpuan ng mga taong simbahan. Ibang-iba ito sa nakasanayang simbahan. Ibang-iba ito sa nakasanayang dangal ng isang simbahan. May retablo, may sacristy, na kumpleto ang gamit. Dito, mainit, masikip, binabaha. Pero bakit kaya kapag sinasabing sa bodega kami nagmimisa ay may angking saya at pagmamalaki ang ating nararamdaman? Bakit kaya imbis na hiya ay karangalan ang ating nadarama? Sa palagay ko po, hindi dahil bago o unique ito. Hindi rin dahil nakapagmisa na si Bishop Ambo dito. Kaya ang tanong, saan nagmumula ang karangalang ito? Sa ating ebanghelyo po, sa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay, ay makalimang beses ding nasambit ang salitang karangalan. At sinabi ito ni Jesus sa gabi kung kailan, sa kabila ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga alagad, ay siya ring gabi kung kailan siya ipinagkanulo, kung kailan siya ikinaila, kung kailan tinalikuran siya ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ito ni Jesus sa gabi bago siya magbata ng hirap at sakit, hatulan sa pamamagitan ng kasinungalingan, at ipako at mamatay sa krus. Saan ang karangalan dito? Mga kapatid, siguro balikan natin konti ang pinakaunang berso sa parehong kabanata kung saan galing ang ating pagbasa ngayon. Sinulat ni Juan sa pinakaunang verse ng John chapter 13.
Mahal niya ang kanyang mga alagad na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Dito po natin mauunawaan kung ano para sa Panginoon ang totoong karangalan. Na ang totoong karangalan po ay hindi makikita sa pagiging ligtas mula sa sakit at kahihiyan, hindi makikita sa pagiging mataas sa mata ng mundo, kundi makikita ang totoong karangalan sa kakayahang magmahal hanggang sa wakas, sa kabila ng sakit at hirap, sa kabila ng pagkukulang o pagmamalabis ng mga minamahal, sa kabila ng kahihiyan o pagiging aba sa mata ng mundo. Dahil para po sa ating Panginoon, ang karangalan ay ang kakayahang pangatawanan at panindigan ang pagmamahal na ipinahayag. Ito ang klase ng karangalan na hindi kailanman maaagaw ng kahit na sino. Ito ang karangalan na hindi kailanman mahihigitan ng karangalan ng mundo na nakabatay lamang sa kinang at palakpakan. Mga kapatid, sa aba ko pong pagtataya, sa katotohanan ding ito nagmumula ang karangalan ng isang abang bodega. Dahil ang pook na ito ang naging saksi sa mga tawa at luha, pagkadismaya at pagbubunyi, pagtatanong at pagkapanatag ng puso, mga totoong karanasan ng isang sambayanang hindi man perpekto at marami pang kailangan gawin, oo, ay iisa naman ang mithiin na maging isang sambayanang ikararangal ng Panginoon. Sambayanang salatman sa kagamitan, bukas palad naman sa pag-aalay ng mga sarili. Sambayanan na ang karangalan ay nakabatay sa kahandaang pangatawanan at panindigan ang ipinangakong pagtataguyod sa misyong ito ng ating pagiging simbahan. Siguro nga, sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng ating mga abang gawain, makikilala tayo ng mundo bilang mga tagasunod ni Kristo. Magsitayo po tayo. Sa galak ng Espiritu Santo, atin pong ipahayag ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inlibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-ulit, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, itulot mong malapit kaming lagi sa iyong mapagmahal na puso upang maging tapat kaming saksi ng iyong pag-ibig na siyang pagkakakilanlan namin bilang mga anak mo. Taos puso tayong dumalangin, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin mo ang mga namumuno sa aming simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mong kami sa iyong pag-ibig. Gabayan mo, Ama, ang mga pinuno ng bawat bansa
upang maisulo ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng gera, pagkakabahagi at pagkamuhi. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Pag-ibig nawa ni Jesus ang pumukaw sa bawat magkasintahang naghahanda para sa kanilang kasal. Sa parehong pag-ibig din nawa sila makasumpong ng lakas bilang mag-asawa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumami nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig mo, O Diyos, sa mundo. Mga Kristiyanong pamilya, pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga binata at dalaga at mga balo. Si Kristo nawa ang kanilang maging tanggulan at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tanggapin mo nawa ang mga kapatid naming yumao na umasa at nanalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panibaguhin mo ang aming puso at kalooban upang matularan naming lagi ang pag-ibig ni Kristong anak mo at aming Panginoon na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo at humanda na po tayo para sa ating pag-aalay. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, manalangin kayo upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo po ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapit, marapat
na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya ka isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa
Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagdigtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mo pong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos ang Mahal na Birheng Maria, ang ina ng kabanal-banalang puso ni Jesus, kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si Señor San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo po sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo po at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang ipinagdaraan ng bawat kaloob sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa walang hanggan. Thank you.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng takapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng tanda ng ating pagkakapatiran. Thank you.
ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa piging ng Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na. At inaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tayo po tayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawing mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong magdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ang banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ay ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya ay sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo ay mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang kanyang kaharian patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pinapasalamatan po natin ang Tanyedo family sa patuloy na pagpapagamit ng kanilang lugar upang dito idaos ang ating misa at iba pang gawain. Ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentator, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating pong naririto ngayon, at higit sa lahat sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Michael Angelo Dacalos, MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang St. Louis de Montfort Chapel. Ang susunod po na sponsor ay ang Santa Teresa ng Calcutta. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Maraming pong salamat at magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyoko po natin ang ating mga ulo at hilingin ang pagbabasbas ng ating Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo po ng katuparan ang inaasahan ng iyong sambayanan mula sa iyong pagmamahal. Makamtanawa ang iyong katugunan sa iyong ibinunsod na idalangin at ang tinanggap sa sagot mo ay utang na loob nawang tanawin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ang ating buhay na Diyos.